Hello sa lahat ng mga ka-viewers ko, isang magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. In this videos mga ka-viewers, tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng libreng domain. Yes, it is exactly what you hear, a free domain registration. So, before tayo mag-proceed sa ating tutorial kung paano i-register ang free domain, shoutout ko nga pala dito kay Janmar Rodriguez. Ang sabi niya, pa-shoutout naman ako, sis! Ayun ang sabi niya. So, mga ka-viewers, sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya at sa mga nakakakilala pa sa kanya ng lubos ng lubos ng lubosan, at saka sa mga bago pa lang, bisitahin nyo ang kaniyang channel at don't forget to subscribe also his channel para makapanood kayo ng maraming papaya at marami pang gawain sa kaniyang mga bakuran. So, I recommend you to visit his channel, Janmar Rodriguez. Ayun. Okay, we will start now on how to register our free domain. Ayun. First natin gagawin mga ka-viewers ay pupunta lang tayo. Click nyo lang yung inyong Google Chrome. So, ayan, nakikita nyo. Click lang natin yan. Ay, ayun. Tagal. So, dito sa web browser na to, type nyo lang yung freenom.com. So, ayun, nakikita nyo. freenom.com. Then, click nyo lang. Click go. May go naman yung doon sa baba. So, dito tayo mga ka-viewers. Nakikita nyo, diba, sa freenom.com. Ang unang gagawin nyo ay, i-zoom ko lang ito ng kaunti. Pumunta kayo dito sa, dito sa services. Sa services, click nyo lang. Okay, here we go. Okay. Click nyo lang yung services. So, dito sa services, makikita nyo sa services, meron siyang registered a new domain. So, click nyo lang itong registered new domain. Ayun, click lang natin to. And then, automatic na dito kanya i-direct sa check availability. So, sa check availability, ang gagawin naman natin is dito sa search bar na to, of course gagawa tayo ng ating domain, which is try natin yung mga available na domain. So halimbawa ito, dalagangpilipina.ga. So ito, then click lang natin yung go sa baba. Let's try it. So, andito na tayo mga ka-viewers. Nakikita nyo, diba? Yes, dalagangpilipina.ga is available. So, pwede ito. Nakikita nyo, ito available. So, basta may available, okay na siya. So, pwede na yon. And then, ang gagawin natin is, nakikita nyo naman, diba? Dalagang Pilipina is wala kang babayaran at saka free. So, ayun. Marami naman siya mga free mga ka-viewers. So, pwede kayong pumili dito. Yung .tk, pwede kayong pumili ng .tk, .ml, ayan, .cf, .gq. So, ito yung mga available at walang bayad. Oops. Okay. And the rest, ito ay mga may bayad na. So, ito yung .com, .net. So, ito yung .com, may bayad sa 7 euro. Yung .net, merong 5 euro. .org, merong bayad. So, lahat dito mga ka-viewers going down is almost may bayad talaga siya. So, hindi tayo dito, diba? So,
we will always look for free. Ayun. So, ang gagawin naman natin mga ka-viewers is, dahil nga yung dalagangpilipina.ga is available, ito yung kukunin natin. So, ito naman makikita nyo naman kapag pwede siya is available. And then, may pangalan siya sa baba na free. At saka, ito yung green selected okay ito. So, get one of this domain and they are free. So, ang gagawin natin is, pupunta tayo dito sa baba. Scroll down lang. At nakikita nyo itong sa baba. Ito. Click lang natin yun. Ayan. So, ito. Check out. So, ito. One domain in cart check out. So, ang gagawin natin dyan is i-click lang natin yung check out. Click lang natin yan. Ayun. So, ito na ang kanyang magiging resulta mga ka-viewer. So, ito makikita natin. Zoom ko lang ng kaunti. Ito na. Domain, dalagangpilipina.ga and then yung kanyang period, may ID shield siya, yung period niya is 3 months for free. So, select natin, click natin yung arrow. Ayan. Hahanap tayo ng malawakang at mahaba pang free. So, meron siyang free na 4 months for free, 5 months for free, 6 months for free, 7 months for free, 8 months for free, 9 months for free, 10 months for free, 11 months for free, and 12 months for free. And the rest is may mga bayad na. So, ang gagawin natin, nakikita nyo nga, diba, pakita ko lang sa inyo. Ito, the rest, yung 1 year may bayad siya na 8 euro and 22 cents, 2 years 16 euro, 3 years 24 euros, 4 years, 32 euros, 5 years, 41, 6, 7, 8, 9, and 10. Until 10 years yung kaniyang pwede kang magbayad ng, tawag na ito, yung mag-full paid ka ba in just 1 year. Pero mura na siya, diba? Pero ang kailangan natin mga ka-viewers, dahil nga kapos pa tayo ngayon sa budget, is kukunin natin itong 12 months. Ito. So, ang gagawin lang natin is i-click lang natin itong bilog na yan. So, select natin to para maka-avail na tayo. Ayun. So, ito nakikita nyo na. Ayun. Ito, Dalagang Pilipina. Dalagangpilipina.ga. Period is 12 months for free. And then, ang gagawin natin dito is click lang natin itong continue. Okay. So, pag continue na, maghihintay. Okay. Okay, ito nga pala mga ka-viewers o kanina. Dalagang Pilipina. Okay, check and... Okay, kanina, ang gagawin lang natin kanina mga ka-viewers, ito na nga pala, diba? So, yung babayaran, ito. Okay. Ang gagawin lang natin mga ka-viewers. So, I think I need to go back again in my previous. Okay. So, kapag andito na tayo, na-click na natin 'to, nakikita nyo naman, 'di ba? So, ito na nga. And then ang gagawin natin, please enter your email address. Huwag tayo dito. Kasi wag tayo dyan. Ang gagamitin nating ano, ang gagamitin nating pang registration ay ito dito sa baba. Nakikita nyo ito? Already registered, click here to log in. So, ito ang gagawin ko is gagamitin ko yung aking Google email. So, click natin yung sign in. Click lang natin ayon. Ayun. So, maghihintay tayo ulit ng verification. Wala pa. Tagal. What happened?
Okay. So, eto, gagamitin natin to. Click natin yung ating email. Okay. Naglo-loading pa siya. Okay, what happened? Eto na. Eto na yung result niya, mga ka-viewers. So, ang gagawin natin is verification link to your email. So, Jubilin, blah, blah, blah. The link is valid only for 24 hours. Go to your email inbox and click the link. So, ang gagawin natin, mga ka-viewers, is pupunta tayo sa ating Gmail account. Ang Gmail account sa ating Gmail. Okay, para i-click natin yung link para ma-verified na ito. So, pupunta lang tayo dito. Okay, I hope meron akong email na na-receive dito. So, dito. Okay, here we go. So, may nakikita pa akong ano. So, click lang natin ito. Ayan, click lang natin yan. Kasi i-verify natin yung kanyang link. Okay. And dito na, mga kalangga. So, ang gagawin natin ito, dear customer, sabi niya, before completing your order, please confirm your email address by pressing the link. Okay, dito daw. So, ang gagawin natin is click lang natin ito. So, i-click natin tong link na to. Okay, para ida-direct niya tayo dun sa ating domain na in order. Okay, andito na, mga ka-viewers. The validation field. Please resubmit your email address. Hala, resubmit again. Okay, magsasubmit tayo ulit ng ating email address. So, ito, domain registration dalagangpilipina.ga. So, wala tayong babayaran dahil zero. Zero naman, subtotal is zero. And then, total due today is zero. Wala talaga tayong babayaran. As in, walang-wala. And dito sa baba, please enter your email address and click verify to continue next step. So, mag-i-enter tayo dito. Enter natin yung ating... Okay, enter natin yung ating... Oops. Ang sabi daw... Oh, please enter your email address and click verification to continue. Okay. Enter natin yung ating email address. Of course, yung email address natin, ganun pa rin. So, ayun. Ito yung aking email address. And then, ang sabi daw kasi is, i-click yung, sabi dito is, click verification. So, i-click natin ito pagkatapos natin mag-enter ng ating email address. Okay, click verification. Click natin ito. Click my email address. Okay. Okay, ito na. The email address you entered was not valid. Bakit naman kaya hindi naman ito valid? What is the problem? Oh my goodness. Please enter your email address and click verify to continue to the next step. Okay, ito naman. Okay naman ito. Oy. The email address you entered was not valid. Bakit kaya hindi ito valid? Enter. Ano ba yan? Bakit kaya hindi ito valid? Why? Okay. There's something not good in my email address. Why is this not valid? Okay, try natin ulit itong ating ano. Okay, try natin itong ulit ating social media, yung ating Google, kasi hindi daw siya valid. So, I don't know, is this not valid? Try natin ulit.
Wait lang natin yan. Maybe gagana pa ulit. Verification link sent to your email. The link is valid for 24 hours. Go to your email inbox and click the link. Okay. Ano ba yan? Punta tayo dun sa ating email address. Daw ang sabi. Okay, punta na naman ulit tayo sa ating email address verification. Okay, ito verification. Click natin tong free ng verification. And then, ito, click lang natin ito. Ito. Before completing your order, please confirm your email address by pressing the following link. Okay, click natin itong link na to. I hope gagana ito. No, diba? So, click natin to. Ayun. So, ano nga bang gagawin natin dito? Baka sasabihin, ah, ito na, gumana na. Ayun, ito na mga kalangga, gumana na sa tagal-tagal ng pagpindot-pindot ko. Oh my goodness. So, ito na mga ka-viewers, ang hinihintay ko mula pa kahapon itong ginagawa ko talaga as in talaga. Grabe yung patient. So, ito mga ka-viewers, finally, nagiging successful na. Magkakaroon na tayo ng domain na libre hanggang isang taon. Oh, di ba ang ganda? Ito pang sabi, ang ganda pa. Domain registration, dalagangpilipina.ga. But before mga ka-viewers, remind ko pala sa inyo lahat, ano? Before kayo gagawa ng mga domain na yun, kailangan meron kayong extra paper at saka ball pen para lahat ng mga details eh maisusulat nyo at hindi nyo makakalimutan. So, tips ko yun sa inyo lahat. So, ito na, punta na tayo dito mga ka-viewers. Ito, 0 euro, subtotal 0, as in zero. Wala tayong babayaran. So, eto. Punta tayo dito sa details. Eto sa details, mga ka-viewers. Dito naman sa mga details, mga ka-viewers, ipapakita ako sa inyo, ha? Pero hindi ko papakita sa inyo yung mga personal details ko talaga kasi hindi talaga pwede, mga ka-viewers. So, eto. So, of course, mga ka-viewers, yung isusulat mo dito yung iyong pangalan, di ba? Yung first name mo, yung last name mo, yung company name mo, address, zip code, city, yung country mo, no, di ba? State and region, tapos kailangan yung phone number mo. At saka yung email address mo is eto na. Automatic naka-registered. O, oh, diba? Bongga, diba? So, ito yung magiging itsura niya. Under, tax may be charged depending upon the state and country selected you make. Click the recalculate after making choices. And then, after this mga ka-viewers, i-click lang natin itong box na to. Oh, itong box na to. Click nyo lang yan, of course. Halimbawa, anyan. I have read and agreed to the terms and condition. And then, complete address. So, mga ka-viewers, no, diba? Nakikita nyo naman. And then, ito mga ka-viewers, ito, i-click nyo lang ito, click nyo lang yan, to complete orders. Ayan. So, click nyo lang ganyan, okay? And after clicking this box, mga ka-viewers, click nyo lang itong complete order. So, magsa-sign up muna ako, mga ka-viewers, okay? Pero, the rest na mga information, hindi ko siya ipapakita sa inyo. So, ito lang yung pinasilip ko, yung first name, last name, company name. Yung company name, kapag wala naman kayong partnership na, halimbawa, group
group company, huwag niyong ilagay yung company name, 'di ba? Yung address niyo, yung zip code, city, country, at saka yun na yun mga ka-viewers. So, update ko kayo later, okay? So, eto na mga ka-viewers, dahil tapos na ako sa pag-fill up sa lahat ng mga details ko, ang gagawin natin is to click this complete order. Eto, click natin yan. Pero huwag nyo rin kakalimutan na i-click itong box na to para magiging okay. Then, click natin itong click complete order. Ayan. So, ang gagawin natin ito. Ayan na. So, ito na. Ipaprocess na niya yung ating order para magkakaroon na tayo ng free domain. O, diba? Ang ganda. At least magkakaroon tayo ng free domain. Okay. So, maghihintay lang tayo ng kaunti mga ka-viewers dahil mahina pa ang ating internet. Okay, eto na mga ka-viewers. Eto na, review and check out. Domain registration dalagangpilipina.ga. O, diba? Subtotal is almost zero. Ayun, wala tayong babayaran. We were unable to verify you as a human. Please try again later. Okay, again. The request to URL index.html was not found on this server. Okay. Okay, we are going back again. Tanya hindi daw na-found ito. So, ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa ating freenom. My shopping cart is empty. Okay. So, ang gagawin natin mga ka-viewers is freenom to everyone. Ito. Get one of this. Talagang Pilipina. Okay. Ayun, hindi na siya available mga ka-viewers. So, babalik muna tayo dito sa ating ano. Ayun, available lang ito. Ano ba yan? Ang pangit-pangit na ng aking ano. Okay, ang gagawin natin mga ka-viewers dito, balik muna tayo dito sa ating Google Chrome. So, dito na tayo sa ating Google Chrome. Ang gagawin na natin ulit is magta-type tayo dito ng freenom.com and then click natin to ulit at try natin i-check yung ating of course domain kung naka-registered na tayo o hindi pa. So we will sign up. Ayun, punta tayo dito doon sa signing in dahil nakapag-sign in na tayo kanina pa, di ba? So we will check yung domain natin kung okay na ba yung domain natin. Okay, and then try natin dito mag-sign in kasi kanina gamit ko kanina yung Google. So try natin click yung ating sign in via Google. So we'll check kung gagana ba ito o hindi pa, and then click lang natin yung ating email address dito sa kay Google para ma-direct niya tayo doon sa ating domain. Eto na. Oh, hello, dalagang Pilipina. Eto na mga ka-viewers, ang hinihintay ko. Oh my goodness. My goodness. Ang ganda-ganda. Eto, hello, dalagang Pilipina. Ito na nga yung hinihintay ko mga ka-viewers. So,
So, eto na. I'm sure meron na tayong domain kasi nag-welcome na. Oh, ayan mga ka-viewers. So, dito mga ka-viewers, ang gagawin na naman ulit natin mga ka-viewers dahil nga andito na tayo sa site na ito. Okay, eto na. Meron na tayong subscription, my domain. Ito yung domain ko. Check natin. Ito. Pakita ko ulit ha, mga ka-viewers. Hey, excited talaga akong saya. So, ang gagawin natin mga ka-viewers, ito, check lang natin yung services natin. And then, after sa services, ito makikita nyo. Ay, naku, ang saya-saya ko mga ka-viewers dahil may domain ako. Ang ito, meron tayong subscription, meron tayong domain, new domain. Sa registered a new domain, kapag wala pa kayong domain. So, diba? So, magre-registered pa tayo doon. So, eto, check natin yung ating my domain. So, check natin to. Ang saya-saya talaga. Ayun, eto na mga ka-viewers. Nakikita nyo, diba? Eto, oh. My domain, new, view, and manage all domains you have registered with us from here. So, eto na yung aking domain. So, domain, registration date. Yung registration date niya is ngayon, 2020, 11 of November 5, Dalagang Pilipina. Nakikita nyo ito mga ka-viewers. So, Dalagang Pilipina. Ito yung aking domain name. So, may domain na ako mga ka-viewers. Diba? So, and then, expiry date. Ang expiration date niya is, of course, dahil nga 12 months yung free domain na kinuha natin, next year pa siya mag-expire sa 2021 November 5. And then active or free managed domain. Oh my God, ang ganda talaga. So, ano to? May unlimited 10, 25, 50, 100, unlimited. Ano kaya to? Oh my God, ang saya. So, ibig sabihin siguro unlimited domain to. So, eto na mga ka-viewers. So, eto lang mga ka-viewers. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng domain. At saka, ano pa ba? Ano pa bang pwede nating ipakita? At least, yun lang yun mga ka-viewers. Eto, resellers, IP agency, developers. Ayun, meron na tayo. So, saan ba tayo maglalog out dito? Ah, dito pala mga ka-viewers. Ibig sabihin pala mga ka-viewers, sa Freenom, kapag may domain na kayo, domain, yeah, diba? Pag may domain na kayo, eto, i-check nyo lang yung website na website na ginawa ko kanina, tulad nga kanina ginawa ko, kasi nga kanina, diba, nakita nyo, sabi daw, they will check if you are, blah, 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 ganon. So, ang gagawin nyo lang, pupunta kayo ulit sa inyong Google Chrome, i-type nyo lang ulit yung freenom.com, tapos, mag-sign in kayo doon kasi once na mag-sign in kayo, direct kayo doon sa kung anong email yung ginamit nyo, tapos makikita nyo naman doon, punta kayo doon sa services. Ah, tama ba? Services ba yun? O, punta kayo sa services at may makikita kayong ito na yung makikita nyo. May subscription, may domains. Ayun, sa mga wala pang domain, ang gagawin nyo is pumunta muna kayo sa registered a new domain. So, ito na mga ka-viewers. So, next step na naman tayo, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng website. So, ito muna. So, ngayon mga ka-viewers, dahil tapos na nga ako dito at confirm ko na meron na akong sariling domain, ang gagawin ko mga ka-viewers, ito pakita ko lang ha, ayan, domain. So, ayan, maganda na, may domain ako. Ang gagawin ko mga ka-viewers, pupunta tayo dito sa bilog na ito. Ayan. Click natin dyan. Tapos, dito, edit account details. So, ayan, i-edit account details, manage credit card, advance, my invoices, email history, change password, view card, at saka, of course, mga ka-viewers, dahil tapos na nga ako dito, ang gagawin ko naman is maglalog out na ako. Eto, dahil maglalog out tayo dahil gagawa tayo ng website. So, stay tuned mga ka-viewers, okay? See you for my next vlog. Bye-bye! Ayun.
Log out na mga ka-viewers. So, ito na yung aking, meron na akong, meron na talaga akong domain.